Yo, what's up? Kayo po ay nanonood ng Boy TV. Huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe. Itong isang malalaro na ito, marahil sa tingin ko at hindi lang sa tingin ko dahil maraming ang tila nanghihinayang na dapat sa Warriors talaga ang bagsak nito. Pero marami nga talaga ang pwedeng mangyari sa sports na biglaan at hindi nga ito kayang kontrolin ng kupunan ng Golden State. Kaya tuluyan nga siyang nakawala at napasali sa ibang kupunan sa NBA. Siya nga po sana ang pwedeng maging backup ni Stephen Curry, mga kapatid, kung sakaling may mangyaring injury o hindi maganda. Katulad nga na nangyari ngayon kay Steph na na-injured nga ito. Siya nga sana ang pwedeng pumalit maliban kay D'Angelo, dahil magaling nga talagang pumuntos o ibang klase talaga. Hindi lang magdala ng bola kundi shooter na shooter po talaga. Akalain mong sa 5 laro lang niya sa NBA, uma-average na nga ito ng 22.4 points per game sa pamamagitan ng 51.8 na field goals. Aba, napakataas nga nito dahil kalahati ng attempt niya sa shooting pumapasok. At alam nyo bang wala pang rookie ang nakakagawa nito simula nung nagawa ito ni Durant noong 2007 nung na-drop siya sa NBA. Simula nun wala na pong nakagawa na makascore ng ganitong 5 unang game as a rookie. Ngayon na lang muli sa katauhan nga po nitong si Kendrick Nunn. Nung college si Kendrick Nunn, siya po ay naglalaro para sa kupunan ng Santa Cruz Warriors. At ito po ay affiliate sa G League ng Golden State Warriors nila Stephen Curry. At dito nga po siya unting-unting nakitaan bilang isang magaling na manlalaro. Sa 49 games po na nilaro nitong si Kendrick Nunn sa G League, mga kapatid, uma-average po ito ng 19.3 points per game na meron kasamang 1.5 steals sa kada laro nila. Itong napakagandang performance na ito ni Kendrick sa G League nakita talaga ng mga NBA scouts at napahanga sa batang ito. Pero sa kasamaang palad hindi po siya napasali sa mga napili para sa 2019 NBA Draft. Ito nga sana ang isang manlalaro na kakailanganin ng kupunan ng Golden State. Lalo na nga't ngayong nangyari na nga itong pagkaka-injured ni Curry. At maging si D'Angelo na injured nga din. Pero ang siste napakawalan nga nila. Naglalaro na nga sana itong si Kendrick Nunn sa kupunan ng Golden State Warriors last year. Pero ang nangyari in-wave po ng Golden State si Nunn matapos lamang ng ilang araw. Ngayon nga po kasalukuyan siyang nag-sign ng kontrata para sa kupunan ng Miami Heat ng 3 taon. Tila inunahan na talaga ng Miami ang Warriors dito. Baka nga naman maisipan pa nilang kunin muli si Nunn gayong na-injured na nga itong sina Curry, di ba? Hindi naman ang dahil sa nagkaroon ng violence issue itong si Kendrick Nunn, mga kapatid, noong nasa college pa ito. Malamang sa malamang ang dahilan din ng Golden State kaya hindi nila tuluyang kinuha si Nunn ng dahil kompleto pa po at hindi pa nai-injured ang mga key players ng Golden State na sina Klay Thompson. At maging si Durant nandyan pa sa kanilang kupunan at hindi pa nai-injured dahil 2018 pa nga po nung maglaro itong si Nunn sa Golden State sa preseason. At ilang araw nga lang in-wave na agad siya ng Golden State. Ito nga malamang ang dahilan na tila nagsisisi ang kupunan nila Curry dahil nahulog nga ito sa Miami Heat. At kasalukuyan nagpapakitang gilas at napakalaki nga ng chance na maging Rookie of the Year pa ng dahil nga sa pinapakitang gilas nito. Para sa inyong mga suwestiyon or komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Once again, pakilike and share mo na rin, kapatid. At huwag kalimutang mag-subscribe. Cheers!